Hi, good morning. Wala man mag-isa na naman mag-isa rito sa bahay. Tulog pa yung aking mga anak. Kaya, wala yung aking asawa na sa trabaho. Bali, siyempre, hindi ka pa naman nakakabalik ng ibang bansa. Ikaw mo, tayo mo na mag-asikaso sa mga bata. Tulog pa sila kasi, mga anaking anak. Tulog pa sila. Kaya, tayo mag-prepare sa tanghalian. Magkape lang ako, guys. Kape tsaka pandesal. Ayan. Kape muna ako at ang pandesal. Para, habang nagluluto, nag-prepare ng tanghalian, kakape muna tayo. Kape tayo, guys. Kaya, galing na ako kaninang palingke. Hindi ko lang madala yung cellphone ko kasi gawa ng... Hindi ako makapag-ano kasi gawa ng umuulan, guys. Umuulan siya. Ayan. Malakas ang ulan. Hindi tayo makalabas. Umuulan. Sa tanghalian. Bali, ang menu natin, guys, ngayon ay ampalaya. At sasahogan natin ng... paa ng manok. Ayun siya, guys. Inanda ko na siya. Inanda ko na siya yung lininis ko na siya. Ayun siya. Diba karamihan sa lahat na niluluto ang apalaya, itlog, yun ang lagi niluluto natin, ang apalaya na may itlog. Tapos sinasawga natin ng kahit ano. Sa akin naman, guys, ano naman, panang manok yung aking lulutuin ngayon, ang sahog sa recipe natin na ampalaya. Bale, hinanda ko na siya. Gagayatin ko na lang. At tayo ay mag-prepared ng ating ihahanda mamaya sa tanghalian. Ngayon, abangan nyo, guys, yung aking gagawin habang ako naggagayat, nag-prepared ng ating lulutuin sa araw na ito. Abangan nyo ako. At yung mga vlog nga pala, guys, na gagawin natin, i-continue ko yung pagdating ko ng ibang bansa. Vlog ko yun, yung aking mga ginagawa. Abangan nyo yun, guys. At i-continue ko to. Okay, hey guys, ako'y nag-gagaw. Guys, alam nyo, ganun ako pag ako nagbabakasyon dito sa Pilipinas. Dahil yan ang lagi kong ginagawa sa aking pamilya. Bali, ako nagiging pusiray kasi meron nagaluto minsan, naglalaba ako. Ang ginagawa ko para hindi ako maboring, mabayan ang bahay. Kasi pagdating mo naman sa mga ilang araw na lang, aalis ka na, babalikan na naman sa ibang bansa yung mga asikaso. Kaya, guys, kung nakikita nyo lagi akong nagluluto, sana pala naging culinary na lang ako. Pero okay lang, guys, alam nyo, pagsilbi natin yung pamilya natin kasi taon din naman ang binibilang natin para di sila makasama. Para sa kanila rin naman to. Kaya,
Itong ginagawa ko guys, alam mo, sarap pag lalo na pinagsisibal naman yung pamilya mo. Kasi ganun ako guys, pag ako umuwi ng Pilipinas, tinutulong ako ng aking isawa na magluto, maglaba, maglinis ng bahay. Tapos, pinagsisilbihan ko sila kasi minsan lang tayo umuwi ng Pilipinas, kailangan natin magsilbihan naman natin. Sabi nga eh, dapat pag umuwi ka ng Pilipinas, magpapahinga ka, magkaano ka, kasi galing ka ng trabaho. Pero ako guys, hindi. Uwi ng Pilipinas, ganoon pa rin. Nagbabago. Kaya, paglulutuan natin lagi-lagi sila. Kasi yan ang inaantay nila eh, lagi. Tuwing tatawag ako, Papa, miss na namin yung mga luto mo. Miss na namin yung paglulupag, ano mo sa amin. Kaya, gagawin ko yung gusto nila, nais nice. Kaya, magluluto tayo guys ng ampalaya. Sasawga natin ng panang manok. Kaya, guys, dyan muna kayo. Hindi muna kayo makausap. Pero samahin nyo ako sa tanghali na nga to. Let's just na. Samahin nyo ako guys sa pagluluto. Hello ka naman muna bago ka mapunta ng CR. Talaga ay siya. Kasi yung aking babae. Oh! Gising siya. Siguro na yun nga. So, ay sa prepared ng mga ingredients. Ating gagawin. Mabiyahe pa ako ng tricycle, napasada pa ako. Pero i-document ko yun guys kung paano ko nagsimula sa bago ko napunta ng ibang bansa. Ating ingredients, ayan siya. Simpleng ingredients lang siya. Ayan guys. Paghanda ko na, lilinisin naman natin yung panang manok. Hugasan na natin.
Diyan muna kayo guys, hindi ko kayo ma sama kasi walang tagahawak. Okay guys. Okay, tapos na tayo maglinis ng ano ng ating lulutuin. Tapos na tayo mag prepare ng ating menu ngayon sa tanghali guys. Ayan, prepared na siya. Ayan, ayan siya guys. Ayan. Lulutuin na lang natin siya. Simpleng lutong-lutong bahay lagi guys. Okay lang yan. Ayan. Bago tayo kumilos, pili ko talaga mag-gitara. Gitara muna tayo para lagi tayong hi guys. Ang awiting nga pala natin guys ay still ito yung may kaulugan sa buhay natin na sabi lagi niya tayong itago sa kanyang wings, sa kanyang pakpak, sa kanyang mga kamay para tayo laging ligtas at malagpasan natin ang mga pagsubok. Kaya itong kakanteng ko guys na nagbubotsang kaya still ibig sabihin kailangan natin tayong manatili sa kanya. Para sa inyo to guys dahil isa akong ginamit niya para magtugtog kasama na rin to sa vlog guys kasi mahilig ako sa gitara lalo na yung aking anak na babae ayan nasa likod ko nag-aaral siya. May handog ko ito sa inyo ang kantang itong steel. Pagpasensya niyo na kung hindi masyado perfect yung aking pagigitara, at least nabigyan ko naman kayo ng magandang awitin at binigyan naman ako ng Diyos na isang gift para awitan siya, guys. Ang sarap magtugtog sa Diyos. Lalo na patuloy kang ginagabayan. Yeah. Still lang tayo. Huwag tayong mawala ng pag-asa na sasabihin natin, pinabayaan na tayo. Huwag. Patuloy tayo mga kapatid kasi gawa ng ito yung mga pagsubok ng Diyos kung hanggang saan yung ang pananampalatay natin sa Kanya, kung hanggang saan yung trust natin sa Kanya. Patuloy tayong sinusubukan ng Diyos hanggang sa huli. Kaya lahat ng naglilingkod sa Kanya ay talaga may mga pagsubok. Pero huwag tayong aalis, huwag tayong magda-doubt sa sarili natin na bakit ako pinabayaan, bakit ako ganito, maging ganyan. Huwag, mga kapatid, dahil alam niyo sa totoo lang, ang Diyos laging nakahanda. Kung ano mga pagsubok na naranasan natin, mabigat, ito yung may mga kapalit. Huwag lang tayong mawawalan ng pag-asa. Huwag lang tayong magdadalawang isip na maglingkod sa'yo. Kailangan tayo mag-focus. Kailangan tayo magbigay ng halaga sa Kanya. Kasi tayo mahalaga sa Kanya. Alam nyo, ito yung itinuro sa akin ng Diyos na tayo laging manampalataya sa Kanya. Although hindi man ako nakapag meditate ngayon dahil hindi ito dahilan, pero ang Diyos lang nakakaalam. At mga kapatid, patuloy lang tayo. Kung ako man ay naging ganito dahil ito sa Kanya, baka sabihin ninyo na bakit ako naging ganito. Huwag kapatid, dahil yung mga naranasan ko din, huwag lang tayo mawala ng pag-asa. Patuloy lang tayo manalig sa Kanya. Kaya ako itong kinanta to, yung still, dahil gusto ko manatili sa Kanya. Hindi lang ako mga kapatid, hindi kayo man, tayo manatili sa Kanya. Dahil kung sino man na nanatili sa Diyos, patuloy ang Diyos na nagbibigay lakas, galak,
kaligtasan. At huwag tayong makalimot na laging mag-pray, na laging dumulog sa Kanya. So, sincere sa Kanya na huwag tayong magkatubili na patuloy na, yun lang mga kapatid, huwag tayong magkatubili na patuloy na dumulog sa Kanya at laging mag-dal. Huwag tayong mawala ng pag-asa, kaya patuloy natin kakanta ng Diyos. Salamat guys, salamat sa pakikinig kahit na medyo hindi pa perfect yung aking pagigitara, pero para to sa inyo guys. Huwag tayong mawala ng pag-asa, patuloy lang tayo. Kaya ngayon, nakapag-awit na tayo, continue tayo sa pagluluto nga pala, nakalimot tayo. Okay guys, sige, continue tayo sa pagluluto. Alam mo naman, kapag nandito lagi sa bahay, siyempre, yung mga anak natin, lagi natin pagsilbihan. Magluluto tayo, wala naman tayong ginagawa eh. Kaya, sige guys. Continue tayo. Abangan nyo yung pagluluto. Okay, tayo mag-umpisa na sa pagluluto. Yung nga sabi ko sa inyo, ang recipe natin ngayon ay ampalaya, ang sawag ay ang paanang manok. Ayan, siyempre, hindi mawawala ang mantika. Hindi lang mantika, si bawal.
samahan niyo ang pagluluto. Ng tatay kapag wala pang trabaho, pag hindi pa nakakain sa ibang bansa. Tigasin. Pero para sa akin, proud ako ko tayo. Kahit ako sabi tigasin, diyan tayo mga tatay. Antayin natin na lumambot yung panang manok para may isaw na natin yung gulay na ang pagsya, guys. Tapakpan natin siya para lumambot. Okay, guys. Makabang na lang, guys. Thank you, guys. Tanggahali. Pangamang lang guys, pagtapos ng luto ko yung maging dream team natin. Bye! Guys, ayan guys, kumukulo na siya. Ayan. Medyo, ano na natin siya. Ayan. Pag yan lumambot na guys, yung panang manok, pwede natin isama yung gulay na yan. Kaya, update ko kayo. Pag malapit ang maluto yan. Para naging hindi guys, ayun na siya, ayun na, medyo okay na kina to, at medyo na rin paluto na yung ating at ihalo na natin yung gulay para ito wala siyang itlog guys, pwede na okay na yan kasi ano naman to, okay na yan kasi wala siyang itlog. Okay, nahalo na yung gulay. Halo na yung gulay. Ngayon, kasi yung ampalaya naman kahit medyo ilaw, mas masarap ngayon medyo half cook kasi ano siya, matamis pag medyo half cook. Pero pag masyado luto, hindi natin malalasahan yung gulay. Patitikman natin sa ating anak na bunso uli kung anong magiging itsura. Bunso!
Pagkatikim yung aking bunso kung ano-ano. Ba't yun lagi na kasi mahal? Yung kapait, pero ano? Tawagin mo yung kapatid mas, little girl. Yung anak ng babae, nagtatakit ng muka. Tingnan natin kung anong magiging reaction niya. Kasi culinary daw siya eh. Pwede nga. Hindi ano yung pain. Ha? Sarap ba? Sarap. Sabi raw masarap daw, kaya... Sige. Antay natin ulit siyang maluto. Tatakpan natin ulit siya. Para... maluto siya ng mga ano lang siya, mga 10 minutes or 5 minutes. Pwede na yun ipatay nyo. Ulit natin siya. Abangan nyo kami mamaya. So, ayun nga guys. Luto na siya. Luto na yung ating nilong ulam tanghali. Ayan. Oh, sarap. Okay. At tayo ay patayin na natin at luto na siya. Natin siya patayin. So, mamaya tayo gagawin, update namin kayo. At kung nice nyo pang makita yung aming mga video, lagi ka kayong mag-update sa aking YouTube channel. Ito yung ang channel ko ay Chedel Vlog 29. Kaya kung gusto na, kung nagustuhan niyo itong video na to, please like and share, and please click na notification bell para lagi kang update sa video nito. Ito ay kakalimutan pray to God para lagi tayong ligtas at lagi tayong paprotekta ng Diyos. Yeah guys, sa mga susunod na video, abang-abangan ninyo. At marami pa akong i-upload na mga video tungkol sa buhay namin, tungkol sa update ko lagi kayo, at lagi kayong mag-abang sa mga video ang aking ilalabas. Yeah guys, hanggang dito na lang yung aking video na to. Bye-bye!